Hello mga ka-single. Kain tayo mga ka-single. Ako lang mag-isa ngayon kumain ng tanghalian kasi wala ang aking mga anak. Kain lang tayo. Ang aking ulam ay tilapia. Tilapia na nunon. Share ko lang sa inyo, dito na kasi ako kumain ngayon sa aming kusina. Ito, kusina na namin ito. Ito. Kasi hindi man natapos ni Milan, wala siya dito. Wala pang dingding ito nung naiwan niya. Ngayon, ako na lang ang nagdingding. Kami ng aking grade 7. Tinulungan niya ako. Yan. Yan. Dingding. Ako na ang nagdingding mga kasinggol. Kaya ko naman magpanday. Pag kung mayroon lang gamit, kaya kong magpanday kung nakakuha na. Naka-ready na ang mga kahoy na pakuan lang ang gagawin. Pag dingding lang, may ganun, mga kuan. Pag mayroon ng mga kahoy na sa itaas, ay kaya ko man gumawa-gawa. Mahilig din ako mga kasinggol maggawa-gawa ng mga kuan. Katri, ganun, mga bid space ba. Pero ang kwan lang, wala lang mga gamit. Kaya, hindi ako makagawa. At, ipakita ko sa inyo mamaya ang aming sahig na inutangan ko ng kwan mga kasinggol, yung parang floor wax nung pangalan nun para makintab ang aming sahig. Mamaya na, kain muna ako. Dito kasi sa aking inupuan, ito ang aming kusina mga kasinggol. Kung natatandaan nyo ay sa part 2 ng aking video, sa simula ng aking pagbibideo nung parto, ito na ngayon. Nung una kung makikita nyo, silupin lang yun lahat. Pero sa awa ng Diyos at sa mga butihing puso na nagtulong sa aking buhay, ay nabago ang lahat-lahat. Sa aking buhay, mula sa aking bubong, sa dingding, sa sahig, sa CR, na pagkaganda-ganda naman ng tiles namin. At isama ko na rin yung binigyan ako ni Ma'am Abby ng bigas, yun. At sa aming dingding, banggitin ko lang ang muli ang pangalan niya mamaya. Kasi andito pa ako kumakain. Yung mga kasinggol, hindi ko akalain na ganito na ang kinalabasan ng buhay ko ngayon. Na nakaupo ako dito na ganun, may magarang na yero, dingding na maayos tingnan. Noong una, ay naku po, silupin lang lahat yun at
sirang-sira pa na si Lupin. Dahil sa doll lang yun. Sa, alam nyo ba mga kasinggol yung doll? Yung doll, may mga si Lupin silang kanilang ginamit para sa kanilang saging. Pero kung may mga si Lupin na hindi na nila gamit, hindi na nila ginagamit yun. Kinukuha ng aking mga anak, dinadala dito sa bahay. At yun ang aking ginamit na pandingding ng aming CR sa dito sa kusina. Yun. Kung makikita nyo man doon sa part 2 ko, pag inireview nyo, na ngayon ay ito na ang, ito na. Kaya sobrang salamat. Saan man ako magpunta, saan man ako naroroon, palagi kong pinasasalamatan sa aking isipan, sa aking damdamin. Sobrang pasasalamat ko sa mga taong nagtulong sa akin. Biruin nyo. Hindi basta-basta ang pira na naibigay nila sa akin. Sobrang laki na kung aking isipin, hindi ko talaga kaya. Hindi ko makayanan ang pagkalaki-laki na pira na pinadala nila. Kahit hindi ko sila nakikita at hindi rin ako nila nakikita. Ang kanilang binabasihan lang kasi mga kasinggol ay ang aking video lang. At hindi man ako, hindi sila magsisisi sa kanilang pagtulong sa akin kasi ako ay, ang lahat-lahat ng ito ay honest ako. Honest ako mga kasinggol. Hindi ko ginawa-gawa lang ang video ko para may maawa sa akin at matulungan nila ako. Kasi ito ay totoong-totoo talaga na nangyari sa aking buhay. Yan lang ang nakikita nila. Sobrang mabait sila sa akin. Kasi ang iba hindi basta-basta magpadala ng pira na ganun kalaki. Kung hindi nila nakikita sa personal, pero sa akin, huwag nyo lang pansinin mga kasinggol yung kaldero na nakasabit kasi sinasabit ko yan talaga kasi may mga gumagapang na mga insekto. Kanilang gagapangan nila. Kaya sinabit ko dyan. Yun. Paulit-ulit akong magpapasalamat. Una sa Panginoon na sobra-sobra akong hindi pinabayaan. Kahit hindi man ako perpekto sa aking buhay, tayong lahat, hindi man tayo perpekto. May mga pagkakamali rin tayo sa buhay, pero sinikap kong ituwid ang lahat-lahat nung una sa aking buhay. At ngayon ay nakapokus na lang ako talaga sa kanya at sa aking mga anak. Hindi ko na inintindi kung anong sasabihin ng ibang mga tao sa akin na ako ngayon ay palagi na lang sa camera nakababad. Makikita nila na palaging may upload. Kahit hindi sila gustong manood, hindi. Okay lang sa akin.
Kasi ang inspirasyon ko ngayon ng aking ginagawang ito ay ang Panginoong Diyos, ang aking mga anak, ang aking mga mahal sa buhay na nagmamahal sa akin. Shout out sa aking mga pamangkin at shout out kay Jean Sugihan na nagbe-birthday ngayon. Happy birthday sa'yo. Happy birthday to you, my pamangkin Jean Sugihan. Sana marami pang birthday ang dumating sa inyo. Salamat na rin ako sa binibigay niyo sa akin na pagmamahal. Shout out din kay Giselle Amuma. Kay Giselle Giliukam. At sa hindi ko na mabanggit mga ka-single. Kasi kung isa-isahin ko ay marami din naman ang nagmamahal sa akin na aking mga mahal sa buhay. Kaso lang, hanggang doon lang ang pagmamahal na naibigay nila sa akin. Appreciate ko man yun. Appreciate ko din yun. Pero wala silang magagawa para sa aking kahirapan. Kasi ganun din sila. Kung mayroon man silang kwan sa kanilang makuha na pira, budget na nila sa kanila lang yun. Yan, mga kasinggol. Kaya, inspirasyon na din sa akin ito na dapat akong magpatuloy, magsumikap. Kasi, sa mga taong tumutulong sa akin, nagbibigay sila ng aking lakas din na hindi ako dapat sumuko, hindi ako dapat panghinaan ng loob. At salamat na rin sa inyong dalawa na kung nanaisin na kung pwede mabanggit ang mga pangalan yon, dalawa na sobrang pasalamat ako sa inyo kasi nandyan na ang tulong nyo sa akin at ang mga advice nyo at ang concern nyo sa aking sarili, sa aking mga anak. Appreciate kong sobra yun na ganun. Ayan na. Ayan ang aming sahig. Ayan ang aming sahig. Linagyan ko ng dito. Ito ang linagay ko. Ito. Linagyan ko ito kagabi. Matagal akong nakatulog, mga kasinggol. Kasi ito ang ginawa ko kagabi. Nag-overtime ako. Kasi para pagising ng mga bata sa umaga ay wala siya. Ang tawag dun? Yan, mga kasinggol. Okay na bang gawa ko? Hindi na ba ako mapahiya niyan? Yan. Ako na ang nagawa. Yan. Dito sa likuran. Ayan, dito sa likuran. Kanina sa may harapan yon, sa may tapat ng aming balon nung una, yan sa dito, yan tapat ng aming balon dito nung una, diba palagi akong nagbibideo na pag dyan, punta ka dyan ay sobrang kuan talaga tingnan, pero ngayon yun no, yan ang aming bahay. Dito mga kasinggol sa may likuran.
Dito, dito. Dito sa may likuran. Yan. Oh, ang gawa ko, tingnan niyo ang gawa ko. Pero okay na ba kaya? Yan. Sa likuran, dito sa likuran, diyan. Ang sobrang kawawa tingnan nung part 2. Ito ang unang pinakita ko sa inyo sa part 2. Dito talaga. Itong part na to, dito. Yun, ang una kong pinasilip sa part 2. Yan. At hanggang dito sa likuran. Yan. Oh, hanggang dito sa likuran. Sobrang kawawa talaga tingnan noon. Sirupin lahat yun. Sa may tapat ng aming balon. Yan. Boom. At ang bubong ng aming kusina na tung una ay sobrang sirang-sira talaga. Yan. Yan, ayan na, ayan na. Sobrang ganda na. Yan. Bubong ng aming kusina. Ayan. Ito. First time kong kumain dito, mga kasinggol, na maayos ng tingnan. Pero ako lang nagsusulo. Ako lang. Dito ako muna tambay sa aking kusina kasi nanamnamin ko muna ang pagkaayos-ayos na aming kusina. Sobrang ganda na. Yan. Hindi ko makapaniwala na ganun. Ito na. Bahala na ang buhay ko na ito. Kahit nag-iisa lang palagi dito sa bahay, pero masaya naman ako na nag habang lumilingon-lingon sa paligid ng aking bahay ay sobrang ganda na. Hindi kagaya noon na pagka hindi mo maintindihan kung ano ang maramdaman mo noon ay naghalo-halo kasi ang aking naramdaman noon, ang kahirapan ng buhay at ang sobrang sira ng aking bahay. Oh. Ngayon, okay na. Kahit medyo may pagkukulang sa mga financial, pero at least okay na ang pakiramdam ko na ganun ang aking kwan dito. So, ito na lang mga kasinggol. Ulitin ko na sobrang salamat-salamat sa lahat. Naglipat ako kasi dito mga kasinggol. Naglipat ako dito ngayon sa may tindahan ko. Sobrang salamat sa lahat ng mga nagtulong. Appreciate kong sobra talaga, talaga. Dito na lang. Maraming salamat sa lahat-lahat. Ito, bye-bye. Kasi maliligo na ako. At mainit. Simula kanina nang nagawa pa ako ng aming dingding. Maliligo ako ngayon.